Mga ka-showbiz, matunog ang balibalita na sa pagkawala sa ere ng noontime show na LOL sa TV5, mapapanood daw ito less than 25. Tumakbo ang naturang show ng 2 taon at 6 buwan. At nung nakarang April 29 nito, huling umere. Sa eksklusibong panayam kay Labuching sa Luxed Hotel Kamakailan. Agad na tinanong tungkol sa balita. Wala akong idea kasi nag-absent ako noon. Kung matuloy siya, open ako, oo naman, na-miss ko ang mga katrabaho namin. Gusto naming magtrabaho uli na magkakasama. Kung magkakatrabaho kami, sana kami uli. Aminado si Labuching na sinadyan talaga namang umabsent sa last episode ng LOL para maiwasan na rin niyang masaktan sa pagkawala ng show. Napanood din ni Labuching nung umiyak si Billy nung magbigay ito ng mensahe at magpaalam na sa kanilang manonood. Pagkikwento ng TV host, bigla nang pangyayari kaya di pa masyadong pumapasok sa isip niya ang lahat. Nung mawawala na ang LOL sa ere, may lumabas na balita na nareklamo at sinisisi di umano ni Alex Gonzagang staff at creative ng programa sa pagkawala ng LOL. Dinipensa naman agad ni Labuching na walang katotohanan ng balitang ito. Kwento niya, lahat kami nag-comment sa bash na yun. Walang katotohanan talaga. Kami ang nagde-defend sa kanya kasi kami ang nasasaktan para sa kanya. Kami ang magkakasama kaya alam namin ang totoo. Sa totoo lang, nakakagalit na talaga, sobra na. Di na makatotohanan yung sinasabi nila. Gusto ko lang sabihin na bago kayo mag-judge, siguraduhin nyo muna na kilala nyo talaga yung tao. Yung mga tao nga na nakakakilala sa kanya, di nagsasabi ng ganun. Yung sa mga di naman nambabash, pero nagbabasa lang. Huwag sila masyadong makinig sa mga bashers. Huwag silang maniwala kasi mga bashers lang talaga ang mga yun. Kaya sila bashers kasi di totoo ang mga sinasabi nila. Kilalanin nyo muna yung tao kasi si Alex sobrang mabait na tao yun. Lagi nilang sinasabing may attitude sa set. Wala. Si Alex ang laging nalilibre sa LOL. Nalulugi ang Happy Cup. Minsan kasi pinupuntahan niya doon. Chowking, sobrang generous talaga. Tsaka pag Christmas party, bonggang-bongga talaga yan. Noong umeere pa ang LOL, madalas lokohay ni Labuching ang co-host niyang si Bayani Agbayani. Nakaranas man ang pambabash, siniguro naman ni Labuching na pure work lang ang lahat at di siya pinagselosan ng asawa ni Bayani na si Len. Paliwanag niya, magkaibigan kami. Di lang naman tinupost pero lagi kami nagkakasama. Sa mga kain, kumakain kami sa labas. Sabi ko nga kay Kuya Yani, post tayo ng picture kasama si Ate Len para di naman ako mabash.